Sagot ko sa tanong niya, single ako yan. Hello guys, welcome back to my channel. Today is sasagutin ko na ang tanong ng bayan. Ang tanong niyo, sagot ko. Ayan. May mga katanungan kasi na galing sa mga nag-send sa akin sa messenger, kaya sasagutin ko sila. Ayan. Nagsimula na palang dumugo yung ilong ko, kaya may tissue. Hindi ko mapigilan. So, sisimulan natin. Ang tanong na to ay nanggaling kay YoungDex24. Ang tanong niya, single or taken? Ano ba ang sagot ko? So, yun na nga. Ang unang tanong is single or taken. Ang sagot ko is, gusto ko na magka-jowa! And relationship pa naman ako. Meron pa naman ang magmamahal sa akin. Okay, pangalawang tanong niya is, anong gusto mo sa lalaki? Siyempre, bilang isang wala naman akong ibang hinihiling, kundi mahalin ako, ang hindi ako lulukuhin, at saka, yung magsisinungaling. Yun ang pinakaayok ko, yung magsisinungaling. Kaya, siyempre, yung hinalagaan ako, hindi naman masyadong binibibi, pero parang ganun. Wait ka na, baby. Di na ako. Sabi niya is, gusto mo ng LDR, explain. Actually, ako, hindi ko gustong mangyari na mag-LDR kami. Pero kailangan namin gawin yun. So, siguro, tadhana na lang ang mag-ano sa amin kung kami ba talaga. Kasi sa panahon ngayon, hindi naman siguro basihan ang pagmamahal kung malayo o malapit. Kasi kahit malapit ka, ipagpalit ka pa rin, di ba? Malayo ka. Pero dapat, basta, yun na. Hindi ko gusto ang LDR, pero nangyari na eh. Nangyari na ang nangyari. Kailangan natin lumipad. Kailangan natin magtrabaho, syempre. Kasi, mahina ang sa Pilipinas. Ako kasi yung babaeng, ayokong umaasa sa lalaki. May paninigan siya. Charot, ayan. Tapos, sabi niya, bad boy, mabait, or near look. Siyempre, gusto ko yung ayoko nang unang-una, mabait lang. Kasi gusto ko yung mas bad boy siya that before ko siya nakilala. Kaysa na mabait siya, pero pagdating sa magsasama na kami, ang pala niya, ang bad. So, mas pipiliin kong bad boy siya at ako nang bahalang magpabait siya kami. Haro? Malaki o maliit? Siyempre, pipiliin ko yung malaki. Malaki ang pagmamahal para sa akin. Ayan, favorite makeup. Actually, hindi ako mahilig sa makeup. Tingnan mo nga, hindi nga ako nag-makeup. Para kung Hindi ako mahilig sa makeup. Mag-makeup lang ako pag sa trabaho. Yun lang. Trabaho. Tapos pag sa trabaho, yun? Lipstick, foundation, at saka full powder. Ayun lang. Eyebrow, maliit kasi may naman ako yun. At saka konting dito sa eye bag para hindi makikita. Yun lang. Ayan na. And second question is from Amazing Drew from Team Positive. Ayan. In your 24 years of existence, what are your goals that you already achieved and what are those that you're still chasing? Sa 24 ko, may lupa na ako. Hindi naman siya masyadong malaki. But, on my own money. Ayan, sa kahit konti, pero meron naman akong yun lang. Yung lupa. And, second one is, mas ko pa rin. Ngayon, mas priority ko ngayon is ang bahay. Ayan. Inshallah, soon, mag-ano na ako for my house. Ayan. Lahat naman siguro tayo nung gusto magkabahay. Yung sarili natin pera,
Basta, yun ang ano ko, yung bahay. Ayan. Tapos na yung sagot ko dyan. Yung mga tanong nila, parang ano eh, no? Sakit sa ilong. Nakakasunggo. Ayoko mag-English. I don't know how to speak in English. Ayan. Ito pang sagot na pangatlo. 5 years from now. Ano daw ang gusto kong mangyari sa channel ko? 5 years from now, I think, siguro, ano na. Malayo na siguro narating, no? Kung siguro, kung siseryosohin ko. And depende na yan siya sa panahon. Kasi minsan, di natin alam yung panahon, di ba? Di natin alam kung ang nangyari sa atin, yung ganun. Kaya, siguro, kunwari lang. What if lang? Siguro, ano? Kung nag-ano naman ako, nagkakasahod na ako dyan. Kasi, ano? I think, para na din makatulong sa mga, ano? Sa mga kagaya ko, ano, dati na walang, ano, nagpapaaral, yung gano'n. Yun lang ano ko. I think so. But, basta, kasi hindi ko pa siya ano ngayon. Kasi, tapos, ano, basta mo yun na, I don't know. Hindi ko alam kung ano, sa panahon na yan. Siguro. Ayan, ito ang, ano, may follow-up question. Ayan, may follow-up question siya is, may pag-asa ba ako? Ayan, sa panahon ngayon, ako hindi ako paasang tao, no? Gusto ko kasi, maging, kayong lahat, maging kaibigan ko. Kasi, sa, ano eh, kapag nakarelasyon mo na siya, kung galing kayong magkaibigan, tapos makarelasyon mo siya, eh parang naiilang kayo, di ba? Kunwari, naghiwalay kayo. O tapos, anong tawag doon? Hindi na kayo mag-uusap kasi nga nangyari yung, nagkano kayo, may something kayong dalawa. So, mas pipiliin ko pa, tropa-tropa na lang tayo. Para masaya. O diba? Kasi mas na-enjoy tayo pag, ano lang, magkaibigan tayo, yung tawanan natin, yung, walang pipigil. Kasi pag, ano, pag kunwari, nagka-jowa na kayo, ay hindi, kunwari mag-on na kayo, maraming bawal, maraming ganito ganyan, maraming silusan, mga negatibo, mga ganyan, basta ganyan na yun ang ano ko. Ayan, pang-apat na tanong is ano, bakit daw ako nag-YT o nag-YouTube? Ayan, first of all, hindi ko talaga ano, hindi ko sinadya or ano na mag-YT. Actually, dati pa na may YT na ako. Pero hindi ako nag-upload ako ng isang video, pero pina-private ko yun. Hindi ko yun inano. Tapos, nung dumating na sa time na sumali yung kapatid ko, sinabi niya sa akin, bakit ayaw mo mag-YT? Bakit ganyan-ganyan? So, nasubukan ko sinubukan ko. Sabi ko, okay, sige, try ko. Ngayon. Pero hindi ko inaasahan na darating sa ganyan ang subscriber ko. Ayan. Hindi ko inasahan yan. Kasi nga, ang gusto ko lang sa YT is may makakausap, may yung may maano ka kasi pag nabuboyed ka, kasi alam niyo naman, nag-iisa lang ko dito. Meron mga kasama naman ako, pero hindi naman palaging ano, kasama, di ba ganun? Kasi nga, iba-iba ka ng trabaho. Ayan. So, nung nagsimula na ako nag-YT, ayun na, parang nakikita ko na yung mga bagong kaibigan, mga bagong yung napapatawa sa'yo, yung ganun. Halos nga, may nagtatampo na kasi may nakakalimutan ako dahil sa YT na yan. Bakit Ate Ems ang pangalan mo sa YT? Ayan. Kasi nga, Ate Ems, ate, kasi parang gusto kong tinatawag akong ate. Ate Ems, Ems is Marimar. Kasi ang pangalan ko, Marimar. Ito talaga is Marimar. Ayan ang pangalan ko. Kaya, in short, is Ate Ems. Yeah. Yung ate, tawagan namin yan eh. Kaya parang nasasanay na ako na tatawagin akong ate. Kaya siguro, Ate Ems. Ayan. Kasi, parang isang malambing. Ate Ems. Ate Ems, bakit nagtrabaho ka sa abroad except sa tumulong sa pamilya mo? Ano talagang goal mo or purpose sa pagtrabaho sa abroad mo, Madam Ems? Ayan.
Ang sagot ko dyan is, siguro din para ma-experience ko yung ano, yung mag-isa na matrabaho ka sa sarili mong paa, sarili mong pera, kung may gusto kang bilhin, sarili mong ano. At saka, ano ko talaga is magkabahay. Yan ang inano ko, yung gusto kong may sarili akong bahay. Ayan, yan ang sagot ko sa'yo. Tapos sunod is, anong gusto mo sa lalaki, may edad o bata? Ano, mas gusto ko yung may edad pa kaysa sa akin. Kasi gusto ko kasing binibibi ako. RBI, Basing Dore! Basing Dore! Yun, ganun. Gusto ko yung may edad na lalaki. Hindi naman siya masyadong matanda. Kasi yung boyfriend ko is, ano na siya, may edad na siya. 30 na siya. 30 plus, ganun. Basta. Ayan. If you were given a second chance to have your life to be reincarnated, what will you do? Ang tanong is, nakasusunggo na. Ayan ang tanong niya. Ayan, pag kung magbibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, ang gagawin ko is, yung hindi ko nagawa nung, kung bibigyan akong pag-asa na mabuhay muli. Ayan. Siguro yung time na kasi ako hindi ako gumagana. So, siguro yun yung gagawin ko. Hindi. They all went to heaven in... Ano siya? Basta, yun na. Ang hirap naman ng mga tanong yun. Nakaka-stress. Ayan, guys. What is your biggest mistake until now na pinagsisihan mo? Ayan. Tanong na yan is I think siguro nung time na hindi ko sinamahan yung lolo ko, yung tatay ko, na mag-isa siyang umalis, pumunta siya sa bahay nila, at kasi noon, nag-ano yung lolo ko sa mga, alam niyo yung sa nyug, yung parang, basta yun na, nag-ano siya ng nyug noon, tapos, hindi ako sumama sa kanya. Yung time na yun is, parang, kumain pa siya sa amin, kumain siya, yun parang naiyak na ako, naalala ko siya, namimiss ko siya. Ayun ang pinagsisihan ko na hindi ko siya sinamahan, kasi pinatay siya. Ayun. Ang sakit sa pakiramdam, no? Na until now, maalala mo na, sayang, bakit di ko siya sinamahan? Siguro nandito pa rin siya. Ayan. Kasi, basta, yun ang inano ko sa sarili ko. Bata pa ako nun eh. Hindi ko pa ano. Siguro kung sinamahan ko siya, alam ko. Mga tanong nyo, nakaka-stress. Ayan, guys. So, di pa tayo nagtatapos. So, please keep watching.